Magsitayo po ang lahat para sa pag-aalay sa araw-araw. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Inang Maria, iniaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin, gawain, pagpapakasakit, pasasalamat, alalahanin at tiisin sa araw na ito, kaanib ng iyong banal na sakripisyo sa bawat misa sa buong daytime, para sa itikain ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, pagbabayad-puri sa mga kasalanan, at pagkakaisa ng lahat ng Kristiyano. Iniaalay namin yaon uko sa mga adikain ng lahat ng aming mga obispo, pari, misyonero, relihiyoso, at ng lahat ng apostol ng panalangin, at tanging-tangi uko sa mga adikain ng Santo Papa sa buwang ito. Ang simbahan. Nawa ang simbahan ay laging pagkalooban ng Espiritu Santo ng biyaya at lakas na panibaguhin ang sarili sa tanglaw ng mabuting balita. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po sumandali. Isama po natin sa pag-aalay ng misang ito ang mga sumusunod. Petisyon ni Goran Dradan, Remigio Lanzo, pasasalamat ni Armanda Maria Sablay, Gina Dean Baredo, para sa kaarawan ni Camille Gamo, Rolando Llanes, Nimpa Cepilio, para sa kaluluwa ng mga sumusunod, Dolores Batan, Concepcion Reyes, Engineer Isidro Reyes, Felix Galit Ramos, Helen Paulino, Arsenio De Vera, Simeon Resede Cuenca, Oscar Caldo, Reverend Father Carmelo Gosos, Efren Labiang Sr., Urbana Sigismundo, Benita Magnaye Cantos, at Ligaya Mendoza Huerto. Diyos ko, ako'y kahabagan sa maghapong panawagan. Dulot mo'y kapatawaran sa lahat na nagdarasal dahil lubos kang magmahal. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din tayo ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang itutugon po natin sa bawat saknong ng salmo, Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Ulitin po natin, Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoo'y papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayong. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan, ang puon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay nag-awitan. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay.
Panginooy, paririto, hatulan niya tayo. Alleluia! 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 Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias na hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami na mga kitongen sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sina Aman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon sa ikadalawang poong linggo sa karaniwang na panahon nitong Lunes, marami sa atin napakinggan na ang pagbasang ito. Familiar na po sa atin na si Kristo sa kanyang pamamahayag, sa kanyang tungkulin bilang isang propeta at siya'y dumayo, umuwi sa kanyang bayang kinalikihan. Subalit, sa kanyang karanasan,
siya ay hindi tinanggap ng kanyang mga kababayan. Marahil, mga kapatid, sa ating buhay, marami din po tayong mga karanasan na tayo ay tinanggihan. Sa panahon na tayo ay humihingi ng tulong sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, sa ating malalapit na mga kaibigan din, at may mga panahon na tayo ay natanggihan. Siyempre, bilang isang tao, kapag tayo ay natanggihan, maaaring tayo ay magdamdam. Maaaring tayo ay nasasaktan. Kaya sinasabi nga ho, isa sa pinakamasakit na karanasan ng isang tao habang siya'y nabubuhay na kanyang mararanasan ay yung siya'y pagtanggihan. Kaya ganun na rin po, mga kapatid, ang damdamin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa umpisa, ang kanyang mga kababayan ay natuwa sa kanyang kagalingan. Natuwa dahil magaling si Jesus sa kanyang ginagawa at sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita at ng salita ng Diyos. Pero subalit, nagkakaroon ng galit ang kanyang kababayan dahil pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang propeta, bilang isang Mesiyas na siyang magliligtas sa kanyang sariling bayan at sa buong bayan ng Israel. Sa ganitong diwa, si Kristo, sinabi niya sa pagbasa, itong mga taong nasa Jerusalem, nasa Israel, ay hindi bukas sa paggawa o ginagawa ng isang propeta. Kaya binanggit sa ating pagbasa ngayon, lalo tigit sa Ebanghelyo, ito pang mga hintil ang tumanggap sa mga propeta. Ito pang mga hintil na hindi naniniwala sa Diyos. At doon ang mga propeta ay gumawa ng kababalaghan. Isa na lamang dito sa katauhan ni Naaman. Siya'y pinagaling sa kanyang keto. Kaya ganoon na lamang ang pagkagalit ng kanyang mga kababayan. At sinabi nila, bakit hindi mo gagawin dito sa sarili mong bayan ang iyong ginagawa doon sa Kapernaum? Mga kapatid, sa kabila ng ating paglalakbay, sa kabila ng mga pagtanggi na ating nararanasan, huwag po nating kalimutan na magiging bukas yung ating kalooban at isipan para sa ating Panginoong Jesus. At ano ba ang aral na binibigay sa atin ito ngayon ng ating mga pagbasa? Unang-una, mga kapatid, sa bawat pagtanggi na ating nararanasan sa araw-araw, maging sa ating pamilya, maaring maging sa ating malapit na kaibigan, tanggapin natin ito ng may positibong pananaw. Maaaring mayroong aral na ibinibigay sa atin kung bakit tayo tinanggihan. At pangalawa, huwag po nating tanggihan si Jesus na pumasok sa buhay natin. Huwag po nating tanggihan ang ating Panginoon na siyang luluklok sa ating mga puso nang sa gayon tayo ay makapagpahayag din bilang isang propeta sa mga taong nangangailangan ng kanyang salita. Hayaan natin ang Diyos na mamamalagi, mamamayani sa ating mga puso nang sa gayon siya ang magmamaniobra ng ating buhay. At pangatlo po, mga kapatid, sa bawat pagtanggi ng ating mga kaibigan, sa kabila ng ating mga kahinaan, at kung ito ay patungkol sa ating pananampalataya, mga kapatid, huwag po tayong sumuko. Huwag po tayong manghinawa. Huwag po tayong titigil. Kung ang ating simbahan ay tinutuligsa ng iba't ibang uri ng mga taong napapansin ang ating ginagawa, kung ito ay patungkol sa ating pananampalataya,
pagsikapan nating ipaglaban. Tumayo tayo sa katotohanan ng ating pananampalataya. Kaya ganun nalaang ang ginawa ni Jesus sa kanyang pamamahayag dahil gusto ng Diyos lahat tayo ay makapiling niya sa kalangitan. At kaya kung tayo bilang mga Kristiyanong Katoliko, sa bawat pagtanggi, may kasama tayong Diyos na hindi tayo tatanggihan kapag tayo'y lumapit sa Kanya. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kaibda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan ang iyong pinagbabago at idinirangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong pagiliw sa pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanot pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis ni isang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mapalad ang nagbibigay daan sa kapayapaan. Sila'y anak ng may kapal, at ang mapagtiis naman ay kanyang paghaharian. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat, at minimithi kong tanggapin ka sa paraang spiritual sa aking kaluluwa. Dahil di ko pa kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento, kahit man lang sana sa parang spiritual ay matanggap kita. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso, at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mo nawang hayaan na mawalay pa ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa 2021 annual retreat ng mga pari. O Diyos, aming Ama, salamat po sa inyong paghirang at pagtatalaga sa mga pari upang magturo, mga siwa at maghain ng aming pasasalamat at kahilingan sa inyo. Taon-taon tungkulin nila na gumugol ng ilang araw ng katahimikan upang mataimtim na mag-aral, magnilay at magdasal. Bindisyonan niyo po silang lahat, kaisa ng Arsobispo Gilbert Garcia sa kanilang online retreat ngayong September 2021. Patuloy po nawa namin silang itaguyod at alalayan sa kanilang pagsisikap lagi na maging tapat at matatag sa pamumuno't paglilingkod, lalo na sa panahong ito ng pandemya. Habang ipinagdiriwang namin ngayon ang 500th anibersaryo ng pananampalatayang Kristiyano, kaloob ninyo sa aming mga Pilipino, dumami pa po sana ang mga matatalino at banal na pari. Patnubayan nawa sila ng Poong San Jose at Mahal na Birhen ng Kaysasay. Ipanalangin nawa sila ni Padre San Juan Maria Vianney sa pamamagitan ng mabuting apostol, si Jesus, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo taglay sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.